Isang Korean fugitive na miyembro umano ng international syndicate ang arestado sa Laguna. Nahulihan pa siya ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng droga. Narito ang report ni Marisol Abdurrahman. Masahan niya. Hey, bubuan ng tumares, ha? Oh, yes. Ha? Criminal case number 24569-71. Yeah. Okay? Yes. The municipal 3rd Judicial Region, branch 47. San Fernando, Pampanga. Are you Park Wang Yeol? Ha? Park Wang Yeol? Yes. Hindi na nakapalag ang Koreanong si Park Wang Yeol nang arestuhin ng mga operatiba ng Regional Special Operations Group ng NCRPO sa Laguna Miyerkules ng gabi. Si Park ay wanted para sa 3 counts ng murder. Ang kanya raw mga biktima, kapwa niya, Koreano. Is it true? You have a murder case? I only little can understand English. 300,000 pesos ang patong sa ulo ni Park na 2 beses nakatakas sa kulungan. Una, sa detention facility ng Bureau of Immigration sa loob ng NCRPO at ang pangalawa sa Tarlac. Escape prisoner siya. During hearings, yun ang opportunity niya na nakatakas ulit. Hindi naman ito itinanggi ni Park na nagkwento pa kung paano siya nakatakas. Restaurant CR window jumping. Nakuha kay Park ang 300 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyon pesos para Fernalia at iba pa. May nakuha rin passport ni Park pero peke raw ito dahil sa halip na Korean, Chinese ang nakalagay. Ayon sa impormante, pang sariling gamit lang daw ni Park ang mga nasabing shabu pero sangkot din daw siya sa pagbebenta. Nasusustain niya yung kanyang buhay, yung activity niya or lifestyle niya, nasusustain niya. So meron siyang pinagkukunan ng finance. Ayon pa sa NCRPO, konektado ang suspects sa international drug syndicate at ang transaksyon sa droga ginagawa online. Sa video nga na na-recover ng mga otoridad, kita ang milyong-milyong pera na binibilang ng kanyang grupo. Meron din Korean won at daang-daang gramo ng shabu na tinitimbang. Korea at Amerika raw ang market ng grupo ni Park. Marisol Abdurrahman, GMA News.